Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, sa mga sandaling ito, makakasama po natin si Ustad Adam Weiss. I-follow niyo rin po siya, mga kapatid, sa kanyang page. I-type niyo lamang po sa FB. Ang pangalan niya po ay Adam Weiss. Siya po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Qasim University ng Dirasat al-Islamiyya o Islamic Studies, alhamdulillah. At bago yun, nakapag-aral po siya sa Al-Ma'arif sa Baguio. Ano po? Yung isa sa mga kilalang paaralan sa Pilipinas, ang Al-Ma'arif Educational Center. Ngayon, mga kapatid sa Islam, ang paksa na ating tatalakayin sa mga sandaling ito, ang kainaman o kaibtan ng pagbabasa ng banal na Quran. Bago natin ito simulan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhan nas, o mga tao, qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa shifa' lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. O mga tao, dumating sa inyo ang maw'idha. Dumating sa inyo ang maw'idha. Qad ja'atkum maw'idha. Yung maw'idha, ito po yung aral o mga habilin na napapaloob sa banal na Quran. At maw'idhatun wa shifa', at ito rin ay lunas sa mga sakit natin sa puso, katulad halimbawa ng shirk, lunas sa pagtatambal kay Allah, lunas sa nifak, lunas sa mga problema natin. Kapag tayo ay malungkot, tayo ay nagdadalamhati, magbasa lamang tayo ng Quran. At ito rin ay habag sa mga sumasampalataya. Ano ito? Ang banal na Quran. At ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, bibigyan natin ng pagkakataon makapagsalita si Ustad Adam patungkol sa kainaman ng pagbabasa ng banal na Quran. Tayo, Ustad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Lahat ng pupuring pasasalamat para kay Allah, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoon ng sanlibutan, naway ang kanyang pagpapala at habag ay mabasa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya nga ng nabanggit mo, Ustad, ang banal na Quran, kapag tayo ay may mga karamdaman kagaya ng pagkakaroon ng pusong matigas, kasi ang mga revelasyon o yung mga aya na dumarating sa atin palagi, araw-araw nag-i-scroll tayo sa Facebook, may mga pag-aaral, may mga mensahe, may mga paalala, ngunit ang puso natin hindi nakakaramdam ng kahit na anong epekto sa mga aral na iyon. Pangalawa, nakakasaksi tayo ng mga janaza, studs, janaza, mga taong binawian ng buhay, sumakabil ng buhay. Mga nililibing, nakikita natin. Nakikita natin. Pero wala itong ta'tir eh. Wala itong epekto sa puso ng tao. Kabilang sa mga dahilan na iyon, eh yung uri ng sakit na yun na tinatawag na kaswatul qalb o yung pusong matigas. Ang gamot dito, ang lunas dito, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga ganito, wala sa ating epekto ang mga aral, nasasaksihan natin ang mga paglibing, palagi, ang Quran, araw-araw natin naririnig, pero wala itong epekto sa atin. Bumalik tayo sa Quran, dahil ang Quran ay lunas. Law anzalna hadal Quran ala jabalin, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa talata ng kanyang binanggit sa Surah Saf, kung ibinaba lamang namin ang Quran, ala saan? Sa bundok. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Makikita mo yung Quran, ito ay natatakot, nangangamba. Ano? Dahil sa napapaloob ditong mga kautusan. At sa ibang talata naman, mga kapatid, patungkol sa banal na Quran, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Ahzab, yung tao raw, sabi, فَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ. Yung amana na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ibinaba sa kalangitan at kalupaan, ito ay tinanggihan ng kalangitan at kalupaan. Mga nandito yung kabundukan. Ngunit, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dinala ng tao, tayo tinanggap natin yung amana na ito. Ano yung igaganti natin? Ang tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay zaluma. Ibig sabihin, ito ay tumatalikod, hindi marunong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, regarding sa tinalakay mo kanina, yung mga taong hindi
nakakakuha ng aral sa mga taong namatay. Samantalang sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kafa bil mauti wa'idhan, sapat na yung kamatayan bilang aral sa atin. Yung kaswatul qalb, mga kapatid, ito ay pinakamalaking fitna para sa atin, pinakamalaking pagsubok, yung magkaroon ng matigas na puso. Halimbawa, yung pader, hindi po ba? Babatuin mo ng bola, ano yung mangyari sa bola? Babalik sa'yo. Hindi po ba? Dahil matigas. Isa sa pinakamalaking epekto rito kung bakit nagiging matigas ang ating puso kahit na may paalala mula sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araw-araw, tayo nag-scroll ng FB. Maraming aral nga dyan. Ngunit hindi tayo nakapulot ng aral. Anong dahilan, mga kapatid? Una rito, yung maasi. Yung kasalanan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, pagsuway. At inshallah, si Ustad Adam, baka maaaring magbigay siya ng ta'liq o ilang komento patungkol sa mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit nagiging matigas ang puso ng mga tao. Nararapat sa tao na manumbalik sila sa salita ng Panginoon. Ito ay banal na Quran. Kung gusto natin ng lunas sa lahat-lahat ng bagay, meron isang tao, isang tabi'i na lumapit kay Abdullah bin Khabbab radiyallahu ta'ala anhu, isang sahaba kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinayuhan niya ang taong iyon. Sabi niya, taqarrab ila Allahi bimastata't. Pag sumikapan mong maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng iyong makakaya. Taqarrab ila Allahi bimastata't. Wa'alam, at iyong alamin. Sabi ni Abdullah bin Khabbab sa lalaking iyon, wa'alam, annaka lang tataqarrab ilayhi huwa ahabba min kalami. At iyong alamin, sabi niya doon sa lalaking iyon, at iyong alamin na hindi mo magagawang maging malapit sa Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang kapag minahal mo ang kanyang salita. Ito yung banal na Quran. Ang banal na Quran, siya ay baraka sa aking edad, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa lahat-lahat. Ito ay baraka. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Aklat na aming ibinaba sa iyo bilang biyaya. Ito ay biyaya. Lahat ng kahit na anong isipin, dumaan sa ating isipan, lahat ng uri ng biyaya, ito ay mula sa salita ng Panginoon. Tayo mga kapatid, napakaganda ng talata na kanyang binanggit. Kung gusto mong maging mapagpala na tao, mapagpala, saan ka man naroroon. At ito yung pinaka-importante sa atin, yung tayo ay maging mapagpala dito sa mundo. Kaya nga sinabi ni sa banal na Quran, وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ. At, O Allah, sabi ni Isa a.s., gawin mo akong mapagpala, saan man ako naroroon. Sapagkat mga kapatid, napakahalaga po ng baraka. At yung mga ulama, lagi nilang hinihiling sa kanilang sarili, اللهم جعلني مُبَارَكًا. O Allah, gawin mo akong mapagpala. Bakit mapagpala? Ang ibig sabihin ng mapagpala, mga kapatid, siya yung tao na may pakinabang siya rito sa mundo, sa kanyang sarili, at may pakinabang din sa iba. Saan man siya naroroon, siya ay nakakatulong sa mga tao. Halimbawa nito, yung tao mapagbigay, hindi lamang siya mapagbigay sa kanyang nasasakupan. Kapag siya ay taga Manila, halimbawa, hindi lamang siya mapagbigay sa mga taga Manila. Kapag napunta siya ng Cavite, nakapunta ng Zambales, nakapunta ng Quezon, nakapunta ng Mindanao, siya rin ay mapagbigay. Gayun din yung taong maalam sa Islam, kapag siya ay nagtuturo, saan man siya naroroon, daladala niya yung kaalaman na mayroon siya at siya ay nagtuturo. Siya ay mapagpala. Kaya sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah, وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ. Allah, gawin mo akong mapagpala saan man ako naroroon. Maraming mga tao, mga kapatid sa Islam, na may hirap lamang sila, kakunti lamang ang biyaya na mayroong sila. Hindi sila mayaman, ngunit bakit sila matulungin? Bakit sila nagbibigay sa mga may hirap? Yung maliit na kita nila, maraming nakikinabang. Samantalang yung tao na milyonaryo, malaki ang kinikita, hindi mo lang nakakatulong kahit piso o sabihin natin kahit 1 real lamang. Bakit? Kasi walang baraka. Dahil sabihin natin yung kanyang kayamanan mula sa haram o di kaya siya mismo sa kanyang sarili, hindi siya mubarak, hindi siya mapagpala. At gayon din halimbawa, Ustad, sasabihin natin sa edad ng tao. Si Imam Nawawi, rahimahullah, ang edad niya, mga kapatid, hindi siya lumagpas ng 50 years old. Si Imam Nawawi, namatay siya. Nakalimutan ko lamang kung ilang taon siya namatay. Edad, hindi umabot ng 50 ang kanyang edad. Ngunit ganun pa man, mga kapatid sa Islam, araw-araw natin nababanggit sa mga masjid, ang mga libro niya nasa mga masjid, hanggang ngayon pinapakinabangan. Siya, sino? Si Imam An-Nawawi.
Bakit pinapakinabangan at ganito lamang ang kanyang edad? Dahil siya ay mubarak, mga kapatid, mapagpala siya. So hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging mapagpala, tayo at ang ating pamilya saan man tayo naroon, sapagkat ito ay napakahalaga. Maraming tao, mga kababayan, ang edad nila umabot ng 60 ustad, pero 60, at yung yaman nila, napakalawak ng kanilang kayamanan, ngunit hindi man lamang nakatulong sa mahirap, at gayon din ang kanilang edad, hindi man lamang siya nakagawa ng kabutihan dito sa mundo. Umalis sila sa mundo na hindi, wala man lamang naiwan para sa umman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may dagdag ka ba, Ustad, sa tinatalakay natin? Bilang karagdagan doon sa sinabi nga ni Ustad na may mga umabot ng 60 years old pero hindi puno, malawak ang kanilang kayamanan pero pinagkaitan sila ng mga ganitong mga bagay ng mga kabutihan dahil na lamang sa pagtalikod nila sa salita ng Panginoon. So that's, kagaya na nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, waman a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan damqa, at sino man tumalikod sa aking mga revelasyon, paalala, ang dhikr kabilang dito ang banal na Quran, sino man tumalikod sa aking mga revelasyon, sa aking mga aya, sa aking pag-aalala, bubuhayin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na masalimuot, kagaya ng nasabi ni Ustads, masalimuot ang mga buhay ng mga tao ngayon. At kung ikukumpara mo sa mga tao na inilagay nila sa kanilang harapan ang salita ng Diyos, magkaiba. Kapag ang isang tao, binigyan niyang ta'zim, idinakila niya ang banal na Quran, ang salita ng Diyos, kapag ito ay nilagay niya, priority niya sa kanyang buhay, siya ay magiging azim, siya ay magiging dakila rin na isang tao. Tingnan niyo, mga kapatid, ibinaba ang banal na Quran sa pinakamainam na malaika, kay Jibril alayhi salam. Fa'asbaha ruhul amin. Paano yan, Ustaz? Yung mapagkakatiwala ang anghel. Mapagkakatiwala ang anghel. O, mapagkakatiwala ang espiritu. Mapagkakatiwala ang espiritu. So, ibinaba sa pinakamainam na anghel. Ganito, pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaba sa pinakamainam na propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binaba ang Quran sa pinakamainam na buwan, ang buwan ng Ramadan. At ibinaba sa pinakamainam na gabi, ang Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katiyakan na aming binaba ang banal na Quran sa gabi na mapagpala. Kapag ang ibinaba rin sa pinakamainam na umma. Ibinaba rin sa pinakamainam na umma bilang karagdagan pa. Binaba rin sa pinakamainam na umma. Ito na yung nasyon. Tayo. Pinakamainam. Ngayon ay inilagay mo sa harapan ng iyong buhay ang salita ng Diyos. Binigyan mo ng oras, binigyan mo ng halaga. Ikaw ay iaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging mapagpala ka dito sa mundo. Tandaan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos dapat i-priority natin. So mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang kaalaman na nais namin ibahagi sa inyo. Ngunit panghuli, kung gusto mong maging masaya sa mundo, kung gusto mong maging panatag ka dito sa mundo, kung gusto mong lumigaya sa mundo, magbasa ka lamang ng banal na Quran. Kaya nga sinabi ni Ibnul Qayyim sa kanyang libro na Madarij Salikin, kung ang kasiyahan, ang tunay na kasiyahan, matatagpuan mo sa tatlo, sa dikir, pag-aalala kay Allah. Yung taong lagi nagsasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yung laging inaalala si Allah sa maghapon at gabi, at lagi nagsasala, yung mga sunnah, nagsasala ng tahajjud, no? At sa pagbabasa ng Quran. Sa tatlong ito, kung gusto mong mahanap ang kaligayahan, pumili ka sa tatlong ito kung saan ang gusto mong tahakin upang ikaw ay maging masaya dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.